Kinumpirma ng Department of Justice o ng DOJ ang pagsasampa ng reklamong laban kay Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. at dalawang anak kaugnay ng mga nakumpiskang baril sa kanilang bahay sa Bayawan City. Sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na inihain ng PNP-CIDG ang reklamong illegal possession of firearms kay Teves, gayon din sa mga anak na sina Kurt Matthew at Axel Teves. Nauna nang nasangkot si Kurt Matthew Teves sa pambubugbog at panunutok ng baril sa isang security guard sa BF Homes Paranaque noong nakaraang taon. Complain natin sa CIDG, People of the Philippines, CIDG. Ang kinasuhan, I think, is, if I'm not mistaken, Congressman Teves and two sons, Kurt and Axel. These are illegal possession cases related in relation to the three murder cases file. 2019. I think that it's more for the 2019 cases. The search warrants kasi were issued based on the 2019 killings. Umalma naman ang kampo ni Teves matapos pababain ng private plane si Kurt Matthew patungo sana ng Maynila mula sa Negros Oriental. Bukod sa mag-aamang Teves, naharap din sa reklamong illegal possession of firearms ang sekretary ni Teves na si Hannah May Somerano, Herak Cleo Oray, Rodolfo Maturan at Joseph Kyle Maturan. Sinampahan naman ng reklamong paglabag sa law on explosives sina Jose Pablo Guimarangan at Roland Pablio. Nanindigan naman ng Philippine National Police na nasunod ang lahat ng protocols ng isilbiang search warrant sa mga ari-arian ni Teves noong March 10 kung saan na-recover ang mga baril at pampasabog. On the part of the PNP po ay we stand with the statements po ng ating operating unit na they followed po yung protocol and procedures po doon po sa pag-implement po ng search warrant. And in fact, ito po ay particularly yung doon po sa bahay po ni Congressman Teves ay ang nag-witness pa po doon ay yung mismong abogado po nila at present po doon yung mga barangay officials po ng barangay kung saan in-implement po yung search warrant. CPNP spokesperson Colonel Jean Fajardo.